Hello guys, welcome to Kickers Our Channel. Ngayon po project natin ay gagawa tayo ng vintage champagne bottle in a box. So ang gamit ko po ngayon ay vanilla sponge, bali igles po siya. Feeling niya is mango and passion fruit. So yan, lalagyan ko muna siya ng sauce. Then yung cream na ginagamit ko po is sweet cream. Bali, mayroon din siyang sauce. Minix ko yung sauce ng mango and passion dyan para malasa siya. So, ayun. Tapos, pag gumagawa po wala ako ng ano, ng bottle, kahit anong bote ng ano, na cake, dalawa lang palagi ang ginagamit kong layer, dalawang layer lang na sponge. Para hindi siya masyadong mataas kasi hindi mo naman siya mabubuong mabilog eh. So ang pag binibili ko siya lang siya ng report. So ayun, so yan, pag tayo ng ano, kakarb lang muna natin yun sa side, sa may neck ng battle. Ayun, kung ano yung curve niya sa side, ganun din yung curve niya sa taas para pantay siya. Ayan. Yan, i-trim ko muna yung sa gilid, dalawang side pabilog. Ayan. Tapos konti rin sa trimming sa ilalim, pero ano rin siya, pabilog din siya. Pero hindi siya buong bilog, bali 3/4 lang kung titingnan mo yung body niya, bali 3/4 lang ang pagkabilog niya. So ayan. So daming ano, daming sayang na cakes, you know. So, talaga, kaya sa kapag nag-trim po kayo, bali kunti-kunti lang, huwag kaagad na biglaan, dahil kasi pag nagkamali kayo ng ano, ng pag-trim, sabihin pag napalaki yung trim nyo, mahirap lang habulin yun. So liliit na liliit yung cake nyo kasi hinahabol nyo yung, kunyari nakuha siya ng malaki, so habulin nyo yun. So ang mangyayari, liliit yung cake nyo. Kaya pag nag-trim kayo, unti-unti lang, and huwag biglaan. Kasi pag ano, at least pag paunti-unti lang, kung medyo ano pa yung shape ng pag-trim nyo, i-trim nyo ulit ng konti. So ayan, ganun lang. Ayan. So ayan guys, kukuberan ko na siya ng frosting. Bali, ang ginagamit kong frosting ay vanilla frosting. Ready-made na siya eh. Ang ganda siyang pang cover, dahil pag naka ano siya, pag nasa fridge or nasa freezer, madali din siyang mag-set. Ibig sabihin, madali din siyang tumigas. Ayan. So, tsaka lambot lang siyang parang ano lang kasi siya eh, parang alam mo yung parang white chocolate siya na frosting, pero ay butter siya eh. Ready-made na siya. Parang fondant siya, parang fondant frosting siya. So ayun. Yan ang ano kasi sa ano nga pala ako, tatrabaho sa eggless, kaya lahat yan puro eggless ano yan ang mga gamit na ginagamit sa cake. So walang content ng egg yung mga, ibig sabihin yung mga ingredients sa mga ginagamit ko is eggless. So yan, pero masarap siya, masarap naman siya pag na ano yung ano, kasi yung nagmamatch yung cream nung ano niya, yung sweet cream, tsaka kasi yung eggless cake, kasi yung sponge na ginagamit ko hindi siya ganun katamis. So bali, ang nagbibigay ng tamis doon yung feeling na cream. Pero ito yung ginagamit kong pang cover na
ano, medyo matamis din siya, kaya nuts lang siya. Sa bagay dito naman kayo sa UK, hindi naman sila masyadong kumakain ng mga ano, mga matatamis. Cake lang talaga tatanggalin nyo yung cover. So yung pagpabilog pala, tatabas ka lang ng ano, ng carton, i-curve mo lang siya, tapos hahagurin mo lang yung mga ano para smooth siya. Kung wala kang ano, kung kasi minsan merong plastic, ano, plastic na ano, di ba, yung pang scrape na ano, malambot yan. Kung wala kang ganun, mag DIY ka na lang na carton. Ayan, mas madali pa. Ayan, kaya ihahagod nyo lang yung ano, na pag hinagod nyo lang, huwag masyadong madiin, dapat alalay lang din. Kasi pag nahagod mo ng madiin, kasama yung ano, magkakaroon ng crumbs yung ano, kasama yung mga ano, cake. Ayan, tapos na. So gagawa tayo ngayon ng box ng ano. So itong ano na to, yung ang ginagamit ko rin na fondant icing Scandinavian. So ito, nilagyan ko lang siya ng Tylo powder para medyo matigas siya. So pag medyo napatigas ng ano, i-microwave nyo lang ng mga 1 minute. Kung talagang matigas na matigas, microwave nyo lang ng 1 minute. Yun. Ito na, sobrang lang tigas to eh. Kasi kailangan ko kasi mag-set yung ano niya eh. Kasi gagawa ako ng ano, ng box ng champagne. So nadamihan ko ng lagay ng ano, ng Tylo powder, kaya medyo matigas siya. Pero may ginagamit naman ako ditong ano, rondo machine. And, so yun, na ano ko na siya, na rolled ko na siya sa machine. So gagawa tayo ng ano, ng box, kakat ko lang siya. And, so mga panel to sa side, yung side panel ng box. Pag may ganun kunya, kasi ito kasi ano to eh, rush ano to eh. So talagang mabilisan to, mga, pero consistent naman siya, mga 1 hour 2 hours matigas na siya. Ayan. Kahit na ayun nga, oh, matigas na, na rin siya ng konti. So ilagay lang natin siya sa electric fan. Ayan, that's it. And kubiran ko na siya ng green, dahil mamaya i-sprayan ko pa siya. Ayan, so lahat ng ano, green lang ang mga whole green lang. Yan, bali ready-made din siya yung ginagamit ko na ano, na fondant icing. Bali may kulay na rin siya, ready-made. So yan, para hindi na mahirapang magkulay. Yan, dito kasi madami mga nabibili na ng mga ano, box na anong kulay ang gusto mo. Yeah, ino-order ko na lang siya. Irab nyo lang pag medyo ano, nasa side kasi hindi na maano ng smoker yan. So irab nyo lang ng palad nyo para makinis siya. Yeah. Yung mga pa-cord na yun. So yan, yung excess guys, hindi ko siya tatanggalin dahil para pag nag-spray, hindi siya mag-aano dun sa ano, sa board. So yan, ini-sprayan ko siya ng bali minix ko yung ano, minix ko yung green tsaka black. So yan, ini-sprayan ko muna siya ng black, ng green, then yung pang ano niya para maging siyang ano, dark green, black ang spray ko. Ayan, ginamitan ko na siya ng blocks, ano, na coloring liquid yan. So airbrush spray. Kung wala kayong spray, pwede nyo namang ano eh, kulayan na ng diretso yung ano, yung fondant. So ayan, yung sinasabi ko, kaya hindi ko tinanggal siya kasi pag nag-spray, yung kulay ng ano, hindi mag-mancha dun sa board. So kasi pag nag-mancha, mahirap punasan.
Yan. So merong konti pero hindi ganun kadami. So pwede punasan lang siya. So yan. Lagyan lang natin yung ano, yung nagawa tayo ng parang yung ano, takip ng champagne. Guys, ayos na, bali maggagawa na tayo ng ano, ng box ng champagne. So ito yung ano, may ano din to, may tile powder din itong ano na to, yung fondant nito na pinaka base niya. Yan. So kakat ko lang siya ng isang ano, para parehas yung side niya. Parehas may fondant din niya. Ah, may tile, may tile yung fondant niya. Bali kasi pag walang tile, kasi yan ang didikitan ko sa kanang ano, yung panel niya side na box. Pag tinayo yung box, diyan ko siya ididikit. Pero lalagyan ko rin siya ng ano, lalagyan ko rin siya ng suporta. Ayan. Dugtungan lang natin ng dulo dahil medyo maiksi yung ano, fondant na ano natin kanina. So ayan, dugtungan lang natin dito. Tapos mamaya bago sukatin ko na lang yung pinaka panel niya. So ayan, sukatin lang natin anong haba niya. Dito tayo magbe-base ng ano, haba nitong panel na to para sa box. Thank you.
Okay, ito yung sa gagawa ulit tayo ng isa pang panel para naman sa kunyari yung takip na ito. Ayan, tukatin lang natin parehas yung sukat para kasi apat yung ginawa kong panel kanina. So, pare-parehas yung ano, haba niya. Kasi mahirap mamaya may si yung iba. So, ayan. So, pag dinikit ko siya, ang ginagamit ko lang, ini-spayan ko lang sa mga tubig sa gilid, sa side yung ano, ng panel or yun dito sa board. Ayan, para wala ano, magdidikit naman siya kasi matigas na itong ano eh, matigas na itong mga ano na ito, yung panel na ito. So, kaya tatayo na siya. Sana makakuha kayo ng idea sa nagawa ko na to. So, madali lang naman siya. Ayan. So, ayan, matigas na yung panel na yan. Kaya, patayo na siya. Pero, lalagyan ko pa rin siya ng support dito sa gilid ng kabilang side. Ispiyan ko lang yung ano, dalawang side niya ng ng board para dumikit yung ano niya. Ganun katigas yung ano, ganun kadami yung nalagay kong tile powder kaya tingnan yung tigas nito ng ano, tayo talaga siya. Hindi siya malambot. Ayun guys, yung kalimutan, please subscribe my channel at pindutin nyo rin yung notification bell para pag may mga bago akong videos ma-update kayo. Bali itong bago kong channel na to, dito ko na ina-upload yung mga gawa ko. Mayroon akong isang channel, yung Ben's Artist, kaso nga medyo nagka-problema ako sa ano ko kaya hindi na ako nag-upload, tsaka hindi ko na rin masyadong inaano, kaya gumawa na lang ako ng bagong channel. So ito guys, please subscribe my channel. Madami akong i-ano ulit dito, madami ulit akong i-upload na ano, kasi mag-uumpis di kumbaga dun sa una kasing nagawa kong channel, medyo ano lang yun eh, rush lang kumbaga, hindi ko na siya masyadong na pagtuunan ng pansin, kung ano na lang yung ano ko, may upload ko, yun na lang, ganun na lang. So, yun. Subscribe sa luma kong channel. So please subscribe ulit kayo dito sa bago kong channel kasi dito na talaga ako mag-upload ng mga bagong video. So yun guys, sana subscribe kayo. Kahit wala pa, salamat sa inyo lahat sa panunood. Dapat salamat po rin ako sa inyo. Ayun guys, malapit ito, bali tinatabas ko na lang yung mga ilalagay ko sa pang support sa gilid. Yan, may ano rin yan, bali may ano rin yan, pondant din yan, gawa din sa may tilo, so para matigas siya, so para hindi siya bumagsak, nadikit na siya. Lahat ng mga kanto ng ano, nilalagyan ko siya ng support na hindi siya matigas yan, matigas
pag natuyo na siya ng ano, ang dikit. Mamaya, kahit na ibiyahin mo kung gaano kalayo, hindi tumabag siya. Mga kano na ito. Ganun lang siya guys, kasi paggawa niyan. Walang masyadong mga actually kung anin mo tong ano, 2 oras tapos mo to ang paggawa ng ano na to, ng cake nito. Yan ko lang din yung side niya. Yun lang ang padikit ko. Hindi na ako gumagamit ng sinunaya pag kinain din yan. Normally kasi dati ang ginaano ko siya, dinuglo ko siya eh. Ang lugan eh. Pero ngayon din na. Tama na ako na yun. Ano, 2 weeks lang. Ispiyan mo lang siya ng 2 weeks. Malakas kasi may tilo siya eh. So madikit siya. Yung tilo powder pwede mo siyang gawin ano, paste diba. Ayan, pag nakahalo na siya sa gum paste and sa fondant, pag in-spray mo siya malap maano na siya, nagiging sticky yung ano, kaya madikit siya pag natuyo, pag dinikit mo talagang dikit na dikit siya. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan, please subscribe ulit sa aking channel, Kickers Art. At huwag niyo pong kakalimutan din na click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload na video, na i-upload na videos. So maraming salamat ulit. Sana may natutunan kayo ng konti dito sa aking upload na page. Champagne, Bentley Champagne Bottle in the Box. Ayun. Bali, ang ilalagay ko lang dyan na label is i-print ko na lang siya sa icing paper. Yung ano niya. Label niya. Ayun. Maraming ulit. Maraming salamat ulit guys. Supportahan niyo po ang aking channel. Thanks for watching. At sana panoorin niyo pa po ang mga iba kong videos dito sa aking channel. So, thank you guys and keep watching. God bless everyone. Thank you. Bye bye guys. Thanks for watching.